Isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Good morning. Good morning, Father. At ipagpasalamat natin sa Diyos ang araw na ito, another day, extension of our life. June 19, nagkakalahati na tayo sa taong ito, 2023. At nagkakalahati na rin tayo sa buwang ito ng Hunyo. Palakpakan natin ang Diyos. Salamat sa Kanyang dakilang pag-ibig na hanggang ngayon, kahit na meron tayong mga kamalian sa buhay, weaknesses, pero patuloy niya tayong pinagpala sa pamamagitan nitong buhay na meron tayo ngayon. Kaya salamat sa Diyos. Sa ating ebanghelyo ngayon, sa mga pagbasa, lalo tigit sa unang pagbasa kay San Pablo sa mga taga-Korento, ipinakita ni San Pablo kung paano niya nilabanan ang tukso, ang mga pasakit sa buhay, na halos ikamamatay na niya ang sufferings na ito, pero naninindigan siya ayon sa kalooban ng Diyos. At pinagtibay ito sa ating ebanghelyo ayon kay Jesus, na kung may sumampal sa atin sa kabila, iharap mo rin ang kabila, which is very hard to do. At kung may manghiram sa iyo, huwag mong pahindian. At napakahirap din ito, kahit na after ng misang ito may lalapit sa iyo, pahiram nga ng 1 milyon, pahiram nga ng 1,000, pahiram nga ng 5,000. Kaya hinahamon tayo sa mga pagbasa ngayon to give an extra mile, to walk an extra mile. Habaan pa natin ang ating pasensya, habaan pa natin ang ating pagpapakumbaba. Kasi minsan mabilis tayong mainis, minsan madali tayong magalit, madali tayong magtampo, mabilis tayong magkaroon ng ugali na hindi kaaya-aya. But my dear brothers and sisters in Christ, this morning, at this very hour, God is asking us, habaan natin ang ating pasensya, ang ating pagpapakumbaba, and then manalig tayo sa Kanya ng buong puso, ng buong sarili, ng buong pagkatao. Every day is a challenge for us to really journey with God. Kaya sa ating pagsisimba ngayon, personal response natin ito, pakikipag-usap sa Diyos, Lord, ito ang buhay ko, pero baguhin mo ito ayon sa kalooban mo. Hindi pa huli ang lahat, kahit na tayo ay nagkamali, hindi pa huli ang lahat, meron pa tayong pagkakataon na sa bawat paghinga natin, sinasabi ng Diyos, you have still a mission in life to spread the good news. The way to Jesus is the way of the cross. Kaya yung mga sufferings, yung pains na nararamdaman ninyo at naranasan ngayon, it's the way of the cross. At sana naghahatid yan sa inyo sa pagiging mas malapit pa sa Diyos. Amen.